Guys, so last time may nagtatanong po sa akin about dito. So, turuan ko kayo paano gumawa nito. So, ito yung ating surge protector para po sa pangkalahatan load natin. Pangkalahatan po. Ibig sabihin, ang dala po nito is yung mga refrigerator ko po na inverter. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, apat na refrigerant po yan na pang-business po namin. Ito po ay inverter po silang apat. So, ito yung aking surge protector po. Para po pag nag-interrupt po yung power, so hindi agad papasok yung kuryente. So, para mabigyan natin ng time, bumaba muna o magano muna yung refrigerant niya bago siya ulit mag-cycle. So, ito yun. So, tuturo ko sa inyo kung paano po gumawa niyan. Okay guys, so ito yung diagram nun. So very simple lang, okay? Ito yung supply line natin from distribution utility natin. Then circuit breaker, so wala siyang ampere. Then yung contactor, wala din natin ampere. Then yung outlet, kasi po ang ampere po nito sa netong breaker ay magdidepende kung ano po yung load na idadala nyo. Kung maliit lang po, is kaya po ng 10 ampere, hesis 10 ampere lagay nyo, at parang 10 ampere o 15 ampere ang lagay nyo po para sa contactor. So depende po yon. Sa akin, ang nakalagay ay 25 ampere lang po, at pang 18 ampere naman po yung nilagay ko para doon sa contactor, kasi apat na refrigerator po yung nilagay natin doon. Then outlet, then ito po yung kanyang diagram. So wala na po kailangan ilagay na power breaker, guys. Ito na po yung para sa breaker din niya. Okay, so itong C is yung contactor niya. Okay, then timer na po. So pagka nagkaroon na po siya ng power, as first is magbibilang muna ng time, hindi muna agad papasok yung contactor natin. Ang mayayari, kapag tapos ng oras niya, maglalatch po to, okay? So, mag-change po ng contactor, magko-close tong ating timer. Then, ang mangyayari po, pag nag-close na po yung timer natin, okay, quick lang po yan. Pag nag-close po yan, magko-close din po agad to, magla-latch. So, pag nag-latch po yan, mag-o-open tong ating C na to, o yung sa ating contactor. Then, mangyayari po dito sa timer natin ay mag-o-open. Pero po to ay yung latch niya. Ang mangyayari po dito, yung timer po, mag-o-off siya. So, maliles po yung nakababad yung timer. So, mostly sa mga gumagawa po ng mga ganitong surge protector, makikita natin yung timer nila nakababad pagpasok ng contactor. Okay, so dito, iniiwasan natin na mababad yung timer. So, maliles po natin yung pagka-damage ng timer natin. At madalas lang pwedeng masira or magka-problema yung contactor natin. So, yan po yon. So, ito siya, sample natin siya. So, dito tayo sa board natin. So, ito example is ito yung breaker ko. Ito yung load. Ito po yung timer. On-delay timer po natin to. So, simpleng on-delay timer lang po siya. Ayan. Okay, AH3N sa unlean. So, sa diagram lang po niya, to follow lang. So, ito po yung supply. So, pag may load po kayo, lalakihan nyo rin po tong wire na to. Okay? So, nilagay ko lang dito for sample. Then, pumunta po to sa contact na ito. Then, ito po yung out niya sa ilaw, o ito yung load natin, example. Then, yung line 2 niya po, lahat po yan is naka line 2 yung blue. So, from line 2, supply na ito, then coil na ito, at yung ating timer ng coil. So, ito po yun. Okay, so nakakuha lang po dito sa line 2. Okay, then yung line 1 po natin, very easy lang din po, pumunta din ang source of power niya dito, okay? Then kumuha po sa tatlong open. So open ng sa tatlong contact. So isang close, isang open, tapos isa pong open ulit ng timer. Okay, so ito 'yon. So open, nandito pa lang tayo, okay? Open, tapos isang open, open to. Tapos, ito po yung close natin. Okay? Ito open. Yan. So, ganyan po siya. So, contact ng close.
hindi pa tayo nakakalabas. So, dito pa lang yun sa open ng timer at open ng contactor. So, ito pa lang po yun. Bali, ito is contact ng close. Tapos, kumunta ng open ng contact ng contactor. Then, open lang ulit din ng timer. Okay? Then, next. Ang next natin ay yung contactor ng close is pumunta lang ng timer. So, yung close down ng contactor is pumunta lang ng coil ng timer. So, ito po yun. Ayan, pumunta po ng timer. Then, next po, yung timer na open sa close po, nagparallel lang po sila papuntang coil. Okay, so open. Okay, ito yung open. Open po to. Ayan, open. Pumunta rin ng open ng timer bago pumunta ng coil ng E2. Okay, o A1. So, either na E1 to or E2, kayo na po bahala. Pwede po itong gawing A1 at A2, 2, and 7. Kayo na po bahala. Basta po, pwede po magkabalikta dyan. Wala pong problema dyan dahil parehas naman po yan coil. Okay? So, testing natin ano po yung mangyayari po dyan. So, test natin. Yan. So, set lang muna natin sa pinakamababa is 3 seconds. Pero dapat as more than 1 minute po yung nakaset katulad po dun sa akin. So, pag on natin. So, nagbibilang na yung timer. So, pumasok na po yan. So, madumi lang ang ating contactor kaya maingay. So, yan. Pumasok po yung load. Pag nagkaroon po ng interrupt, tapos biglang bumalik yung power. So, hindi papasok agad yung load. Okay. Meron pong interruption. So, habaan natin ng konti. Kaya natin 6 seconds. Halimbawa, nag-interrupt po yung power. So, bumalik. Okay, saka pa lang po papasok yung load niya. So, magkakaroon, kung nagkaroon po ng interruption, balik patay hindi po yung kuryente natin. So, mangyayari po, hindi po papasok agad yung kuryente dun sa load natin. So, pag pumalik po, okay, after 6 seconds, babalik na po siya agad. So, yun po yung ating, ito po yung ating diagram para doon. Sa mga nagtatanong po kung paano po yun, ito na po yun. So, maraming salamat po sa mga nanonood na ating mga video. Thank you for watching.